Maganda umaga po sa bawat isa. Maayong puntag sa mga Bisaya. Hallelujah. Praise the Lord. Ano? Bisaya na lang pala dapat. Mas marami. Oo, kasi mas marami yung Bisaya. Okay? Ang mensahe po ngayong umaga ay patungkol po sa kahalagahan ng prayer and fasting. The importance of prayer and fasting. Meron pala akong inihanda ng PowerPoint, my loves. Pasuyo na lang. So, maaaring yung iba po sa inyo ay nag-iisip na ano ba naman si Pastor? Mag-December, ang dami-dami mga kainan, no? Parties. Hanggang December 31 o May 1, yung iba pa, may loob na sinasabi na greetings, di ba? Paano kung makakapag-ano nito? Makakapag-fasting. No? Prayer na lang. Huwagay mo lang fasting. So, hindi po pwede kasi prayer and fasting na yung ating pong topic ay umaga. So, maaaring ito po yung maging hamon sa bawat isa sa atin, lalo na kapag hindi po tayo sanay. Pero bakit nga ba natin ito gagawin? Bakit po tayo mag-pray and fasting? Ilang araw tayo magpa-fasting? Ilang araw natin ito gagawin? Mamaya malalaman po natin. At syempre, ito po ay personal po na rin decision. But as a church, I am encouraging you. Nagawin po natin ito. Lalo na dahil meron po tayong hihingiin sa ating Panginoon. Hindi naman po sa darating ng 2024, taong 2024, para bigyan tayo ni Lord ng lakas sa salubungin itong taon na ito. And of course, lahat po tayo hindi walang isa man sa atin na nakakaalam kung ano po mangyayari sa taong 2024 para sa atin at para sa ating pamilya, sa ating bayan. Amen? As a ministry na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya, para po sa akin, ito yung isang panahon, ito yung tamang pagkakataon na simulan po natin yung prayer and fasting. Ang kahalagahan o importance of prayer and fasting, ito po ay itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Pero bago po natin ito talakayin, let us come to the Lord in prayer. Father, we thank you for your goodness and your faithfulness. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na mula pa sa aming pagpasok pa lamang sa iyong sanctuary, sa banal na lugar na ito, na kung saan po kami ay nagkakatipon-tipon, nararamdaman na po namin, Panginoon, ang iyong pag-ilos sa aming mga buhay. Nararamdaman po namin, Panginoon, patuloy ang iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. At kami po ay narito upang ikaw ay bigyan ng pinakamataas na parangal, papuri sapagkat deserve po, Panginoon, na may itaas namin, Lord, sa aming kalagitnaan. And I pray, O God, sa oras na ito, patuloy niyo pong ihanda ang aming mga puso, ang aming mga sarili, upang sa gayon pakinggan ang mensahe mo, Panginoon, na magdudulot sa aming buhay, Panginoon, ng kagalakan at kapayapaan, lalong higit kung ito po ay mayroong kaakibat na pagsunod sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, Panginoon. Tulungan mo po kami na maranasan po namin, Lord, ang iyong banal na presensya sa umaga ito. At maunawaan namin ang iyong mga salita na patuloy na ikilos sa aming kalagitnaan. And as we worship you, Lord, as we listen to your words, we will build your throne in the midst of us. Father, we ask for your guidance. We ask for wisdom so that we will be able, Lord, to understand the words, your messages, Lord, sa umaga ito. Salamat po, Panginoon. Purihin
kailangan sambahin ka. Luwalhatiin ka. Sa ngalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Sa sermon po sa bundok ng ating Panginoong Jesus, siya po ay nangaral, nagsalita ng mga mahalagang espiritual na gawain. Kabilang po dito ay yung pagbibigay, pagdarasal at pag-aayuno. Sa bawat pahayag na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus, ay meron po siyang tiin at motibo. Bakit niya ito ipinapahayag? Bakit niya ito sinasabi? At kapag sinusunod natin ang mga espiritual na gawin na ito, ay hindi dapat para mapabilin ng mga tao at hindi rin ito sukatan ng ating pong espiritual na kalakasan. Kundi ang mga gawin na ito na tulad ng pagbibigay, pagdarasal at pag-aayuno ay mahalaga dahil magagamit ng Diyos ang mga ito upang tayo po ay mamunok sa ating sariling buhay, sa ating pamilya, at sa ating ministeryo upang tayo po ay maging matagumpay sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya, asabi po dito ng ating Panginoong Jesus, binasa natin talata kanina, kapag nananalangin ka, huwag kang tumulad sa mga mapagkunwari na mahilig manalangin sa publiko, sa mga sulok ng lansangan, at sa mga sinagoga kung saan makikita sila ng lahat. At sinasabi ko sa inyo ang totoo, iyon lang ang gantimpala na kanilang matatanggap. Ngunit, kapag nanalangin ka, umalis ka na mag-isa, isara po ang pinto at manalangin sa iyong amang nanglilihim. At gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakita ng lahat. Kapag nagdarasal ka, huwag magdadaldal tulad na ginagawa ng maraming tao sa ibang relihiyon. Iniisip nila ang kanilang panalangin ay sinagot. Sinasagot lamang sa pamagitan ng pagpauulit-ulit ng kanilang mga salita. Huwag kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na alam ng inyong ama ang inyong kailangan bago pa man kayo pumili sa kanya. Dito po ay tinuturo ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay dapat manalangin. Kailangan nating gumawa ng inisyatibo. Magsikap, bigyan po natin ng oras, paglaanan ng oras upang tayo po ay makapagdasal at pukawin ang ating sarili na natutulog upang tayo po ay manalangin sa ating Diyos Ama. At sa mga gawa po, chapter 16, makikita natin na itong si Apostol Pablo, habang siya po ay naglalakbay sa bawat lungsod no, during his missionary journey, siya po ay unang pumunta sa lugar o hinahanap niya itong mga lugar na ito kung saan po nagaganap yung pananalangin ng mga mananampalataya bago ang anumang bagay na kanya pong gagawin. Inuuna niyang puntahan yung mga lugar na kung saan maraming mananampalataya ang nagdarasal upang doon din po siya manalangin at lumapit sa Diyos. At ito po ang ginagawa ni Apostol Pablo. Palagi siyang tumutulog sa Panginoon. Palagi siyang nagdarasal sa ating Diyos na nagsuko sa kanya upang gawin kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, hindi siya mag-desisyon, hindi siya pupunta sa isang lugar na gagawin kung ano pinapagawa ng Diyos without the prayer na kanya pong unang ginagawa upang gagabayan siya ng Diyos at magtatagumpay siya sa lahat ng kanyang mga gagawin. At gaya po ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, si Pablo po ay namumuhay sa isang kapaligiran ng pananalangin. Ang diwa po ng pananalangin ay nauna sa mga pambihirang tagumpay at nagbubukas ito ng pagkakataong
ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at palayain, palabasin yung supernatural na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kailangan din po natin mamuhay sa ganitong kapaligiran ng panalangin. Ibig sabihin, tayo po ng mga mananampalataya, dapat naghahanap po tayo ng kaparaanan, gumagawa tayo ng kaparaanan, naghahanap tayo ng lugar na kung saan doon po tayo mananalangin at ipagdasal natin sa Diyos ang lahat ng ating pong mga plano sa buhay, ang lahat ng ating mga gagawin upang maranasan po natin ang katagumpayan na gaya po ng ginagawa ng Diyos sa mga naunang apostol. At dito naman po sa Matthew chapter 6, verse 16 and 18, sabi po dito ng Panginoong Jesus, kapag kayo ay nag-aayuno, huwag ninyong ipahalata gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Sapagkat nagsisikap silang magmukhang kahabag-habag at magulo upang hahangaan sila ng mga tao sa kanilang pag-aayuno. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, iyon lamang ang gantimpala na kanilang matatanggap. Ngunit kapag nag-ayuno ka, suklayin mo ang iyong buhok at hugasan ang iyong mukha. Kung magkagayon, ay walang makakapansin na ikaw ay nag-aayuno maliban sa iyong ama na nakakaalam ng iyong ginagawa ng lihim at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakita ng lahat. So sinasabi po dito, kapag nag-ayuno ka, ibig sabihin, sinasabi po ng ating Panginoong Jesus na dapat po tayong mag-ayuno. Hindi niya po dito sinasabi na kung ikaw ay mag-aayuno. Kundi dito po sinasabi, kapag ikaw ay nag-aayuno, ito dapat yung gawin mo. Okay? Ito dapat yung gawin mo. Ibig sabihin, ito po ay ibinuturo ng ating Panginoong Jesus at malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia ng espiritual na pag-aayuno ay nagpapatindi po ng ating panalangin. Nagpapatindi po ng ating pagdulog sa ating Panginoong Diyos upang tayo po ay magdasal. At maging ang Panginoong Jesus mismo, siya po ay nag-ayuno sa loob po ng 40 araw bago magsimula ang kanyang ministeryo. At makikita natin yung dakilang kapangyarihan sa kanyang ministeryo. Amen? Bakit? Dahil siya po ay nagtatagumpay sa lahat ng aspeto ng kanyang pong ministeryo. Lahat po ay nagtagumpay. Kaya inaasahan niya na ang kanyang pong mga tagasunod, tayo pong mga mananampalataya ay dapat din na mag-aayuno. At binanggit ni Pablo na pag-aayuno bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kaya sabi niya sa ikalawang Korinto chapter 6 no, at saka 11 verse 27, kinapakita po dito yung madalas na pag-aayuno ni Apostol Pablo. Now, ano nga ba ang fasting? Ano nga ba ang pag-aayuno? Ito po ay isang husang loob na pag-iwas sa pagkain o inumin sa oras na iyong itinakda para sa layunin ang paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin. So, baka po kayo ay mag-misunderstood ninyo, no? Ang sabi kasi dito, pag-iwas sa pagkain o inumin, ang sinasabi po dyan, inumin, ay yung pong halimbawa, kape, milk tea, ano, Milo, kakas, okay, hindi po kasama dyan ang tubig. Okay, kasi medically speaking, ang tao po, pag hindi po umiinom ng tubig, no, ay may masamang epekto yan sa kanyang katawan. Kaya tayo po, ini-encourage tayo na uminom ng tubig. Diba? 8 glasses a day or more. Diba po ba? So, hindi po dyan kasama yung tubig. Ibig sabihin, pwede kang mag-fasting na walang food, no? Sa pagkain,
pero sa tubig ay pwede ka pa rin pong mag-take ng water during your fasting. So, ay sabi pa dito, maaari tayo mag-ayuno mula sa pagkain. Teknolohiya o libangan. Ang pag-ayuno ay handang isang tabi ang mga lehitimong gana ng katawan. Ito man ay pagkain, libangan o teknolohiya para sa isang tiyak na yugto ng panahon na ang tumutok sa pagdarasal at paghahanap sa ating Panginoong Diyos. Now, balikan naman po natin yung mga dapat natin pansamantalang iwasan tuwing tayo po ay mag-aayuno. Balik. Yung pagkain. Bakit po tayo ini-encourage ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na mag-ayuno? Bakit hindi tayo dapat kakain? Napakasimple po logic. Pag ikaw ay kumain, nabusog, syempre, ano yung mararamdaman mo? Aha? Gusto mong mag-rest? Tapos maya-maya, hihigab-higab ka na, aantukin ka na, may panahon ka pa kayang manalangin? Ha? May panahon ka pa kayang manalangin? Hindi na, kasi bakit, satisfied na yung sikura mo. Gusto mo na lang magulo, gusto mo na lang magpahinga. Kaya, hindi ka na makakapag-dasal. Hindi ka na makakapag-pray. Sa teknolohiya, or gadgets, sa papag-isip mo pa lamang sa umaga, ano yung muna natin hinahawakan o ginagawa? Hawakan ka agad ng cellphone. Baka may nag-chat sa akin. Baka may nag-message sa akin. Tingnan mo muna yung aking messenger, yung aking inbox. Hanggang sa habang nagtitingin ka yung cellphone, browse ka ng browse, napupunta ka na doon sa ibang application. Pupunta ka na sa YouTube, sa Facebook. At habang hawak-hawak mo yung cellphone, hindi mo namamalayan na malaking oras na pala ang nasasayang dahil sa kaka-browse mo. Sa kaka-scroll. Hindi po ba? And this is the reality sa buhay po ng isang tao. Nowadays, kasi noon, hindi naman uso pa ang cellphone. Diba? Pero ngayon, ito po kadalas na ginagawa ng tao. Pagising sa umaga, cellphone ka agad. In fact, ayaw ka natin ilayo yung cellphone natin sa higaan. Yung iba, ilalagay pa sa ilalim ng unan. Lalo na yung mga itinatago. Ayaw makuha, ayaw magamit ng iba o yung cellphone. So, ibig sabihin, pagkahawak na natin yung cellphone, hindi na po natin magawa ang manalangin. Dahil hindi natin namamalayan, mahabang oras na pala ang ating pong ilugugol doon po sa teknolohiya. Ganun din po sa TV, television. Pwede bang ipagsabay yung pagdarasal habang ikaw ay nanonood ng mga, ano yung tawag nito, teledrama? Sa hapon? No? Pwede ka ba magdasal habang nanonood ng television ng Itbulaga at saka ng EAP? Ano? Hindi po. Kaya, dito po ay sinasabing kung tayo po ay maglaan ang oras sa ating pong pagpapasting and prayer, kailangan po natin iwasang gumamit ng anumang mga gadget o yung teknolohiya. Libangan, hindi po masama mag-ibang. Hindi po masama yung mag-unwind. Pero kung araw-araw ka nag-unwind, araw-araw ka naglilibang, sa palagay mo ba may panahon ka pa parang malamit?
Sabi nga niya, Hari Solomon, there is a time for every day. Ganyan po ba? So, ibig sabihin, meron din pong oras para sa ating pagtiig, sa ating Panginoong Diyos. Mayroong oras na dapat tayong ilaan sa ating pagkikipag-usap sa ating Panginoon. So, bakit kailangan po tayo mag-ayuno? Sapagkat hindi lamang ito nagbibigay ng tanda ng pagka-apurahan o pagpupusigin sa ating pagdurasal, ngunit ito rin po ay isang mahalagang gawain at personal na disiplina upang sanayin ang ating sarili, upang bumuo ng pagbibigil sa sarili, maging sensitive po tayo sa pag-iros ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo nag-aayuno para subukang manipulahin o piliin ang Diyos na kumilos sa ating pong buhay at ibigay kung ano ang ating nais, sapagkat ang Diyos po natin ay sumasagot ayon sa kanyang kalooban at kapanahunan. Amen? Sa halip, ang pag-aayuno at pagdarasal ay nakaayon sa layunin ng Diyos para po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. At bagamat hindi natin lubos na naunawaan yung misteryo ng pag-aayuno at pananalangin, ngunit ako po ay naniniwala, mga kapatid, na kapag usang loob natin iisang tabi ang mga bagay na ito para lamang magkaroon tayo ng gana at magkaroon tayo ng oras sa ating Panginoon upang hanapin siya. Nililinis po natin ang puwang para siya ay dumating at pakipag-usap sa atin. Para ang Diyos po ay tayo po'y patagpuan niya at tayo po'y pakipag-usap sa Kanya. At tayo po'y tumatawag sa Kanya upang pawiin ang ating mga uhaw na puso sa Kanyang presensya. Now, sabi po ng quotation, ito po si Dr. Bill Bright. Sabi niya, kapag nag-aayuno tayo, tinatalikuran natin ang mga bagay na araw-araw na kumukuha ng ating atensyon at malalim na nakatuon sa Diyos. Sa panahong iyon, napagtanto natin kung gaano karaming pagkain at mga bagay ng mundong ito ang sumasakop sa ating mga iniisip, oras, gawain at pananalapi. Habang nag-aayuno tayo, ipapakita sa atin ng Diyos ang mga bahagi ng ating buhay na hindi natin nalilimitahan sa Kanya at ang mga paraan na hinahangad natin kontrolin ang ating buhay sa halip na hayaan siyang pamunuan tayo. Ang anumang lamig sa ating puso ay natutunaw sa panahon ng pag-aayuno at tayo ay nababago at binibigyang kapangyarihan upang lumakad sa Kanyang daan. So makikita po natin dito, no? May punto po yung sinasabi po ni Dr. Bill Bright patungkol po sa pag-aayuno. Meron po itong binipisyo spiritual and even physical sa buhay po ng isang tao. Now, ano nga ba yung spiritual na binipisyo ng pananalangin at pag-aayuno? Una, ito po yung tumutulong sa pagpapasimula ng pagbabagong buhay at spiritual na paglabon ng ating pananampalataya. Ang sabi po ng Joel chapter 2 verse 12 and 13, "Gayon man, wika ni Yahweh, makaimlim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso. Hindi pakitang tao lamang. Pagbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos, siya ay magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhon at tapat sa kanyang pangako, laging handang nagpapatawad at nagpapahusay." So dito po ay binibigyan ng Diyos ng assurance itong mga Israelita na ito na sa kabila po ng kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Pero sabi po ni Yahweh, pagka kayo ay magsisisi at manumbalik sa Kanya, kayo ay mag-ayuno at manangis at
dalamhati, magsisi ng tao sa puso. Sabi ng Diyos dito sa kanyang mensahe, siya ay tapat sa kanyang magpapangako. Handang magpatawad at sa halip na parusahan ay ibibigay niya ang magandang buhay sa bawat tao na sumusunod sa kanya. Ito rin po yung kanyang paalala. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ano po ang sabi dito? Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpahumbaba, manalangin, hanapin ako at naligtan ang kanilang kasamaan, diringin ko sila, patatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. So dito po mga kapatid, sinasabi na sa tuwing ang mga anak ng Diyos ay nanghihina at nagiging kampante, ngunit tumutugon sa kanyang tawag na manalangin at pag-ayuno, ay sinasabi po dito makakaranas muli ng pagbangon. Manunumbalik muli yung espiritual na apoy na inin at magpapatuloy sa kanyang ginanwa na paglilingkod sa Diyos. Paminsan-minsan po, makikita natin ang ating sarili na tayo po ay nagiging kampante. Nanghihina ang ating espiritual na buhay. At pakiramdam po natin, malayo na tayo sa Diyos. Dahil naliligalig tayo ng mga bagay natin pong nakikita, mga bagay natin pong pangangailangan. Kung magkagayon po ang atin pong nararanasan at nararamdaman, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay mag-ayuno at manalangin para maibalik ang ating espiritual na sigla sa ating sarili. Tandaan po natin, ang ating Diyos ay hindi kailanman lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya, hindi ang Diyos. Doon po mga nagdaang linggo, ay talaga pong nag-struggle po ako. At naligalig dahil po sa binigay po sa akin ng full responsibility doon po sa sasakyan. Noon po nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo po kami ng sasakyan para sa pamilya, pagkakitaan, at sa ministry. At napakabuti ng Panginoon. Dahil ito po ay binigay ng Diyos sa takdang panahon. Matagal po itong hiningi. At nung sinagot na ng Panginoon, grabe yung aking galang. Bagamat hindi po ako yung totoong mayari. Pero parang gano'n na rin. Dahil once na pinagkatiwalaan ka ng Diyos, dapat mong pangalagaan ang tingnan natin. Ganun dapat yung maging pananaw natin. Hindi dapat tayo maging walgas, hindi dapat tayo maging pabaya sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, nag-struggle ako dahil itong mga nagdaang linggo ay soon ako na po yung pag-drive, no? Sa sasakyan. Nag-drum po ako. Ngayon sabi ko, bago ko po hawakin niya, sabi ko, Lord, yung aking pong biyahe lamang ay Monday hanggang Friday. Hindi kasama yung Wednesday, so 4 days lang sa isang linggo. At isa-isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, hinihingi ko sa kanya na, Lord, sana yung uli mong sasakyan ay araw ng week-week service. Hindi, Lord. So dapat araw, apat na araw lang. Ngayon, pag hindi mo nakakabiyahin yung isang araw sa isang linggo, tatlong araw na lang yan. Kaya, naliligalig na ako, nag-iisip na ako, pagka gano'n yung mangyayari, sabi ko, mahahapon ko kaya, pagkaya yung pangangailangan, magpapayad sa sasakyan.
So talaga po grabe yung akin pong na-struggle ng mga panahon na yun. Tapos, nararamdaman ko rin, parang nakikita ko yung maaaring result, magiging resulta kapag magpapatuloy yun. At noong Thursday, nasa pula na ko rin. Dahil noong Thursday, Catholic prayer, yung sabi ko kay Mrs. 3:30, Lams, yung pasahero ko, God from Pasig, papunta ko ng Megapol. Dahil pagkatapos nito, may destination na ako. Para yung iba pa ako susunod na pasahero ay sakto doon sa nadaanan ko. So tama-tama yung ipinaba ko sa live rooms. 5:15 ay pababa ko. Pero pagdating ko dito pa uwi na, grabe pala ang peaceful. Hindi ko po naalala, December na pala. Isang oras at kalahati ako na-stuck sa traffic. Kaya sabi ko kay Mrs. Labs, ganito na lang. O baka hindi ako humabol, ako na lang sa closing prayer. Alam po ninyo, tamang-tama talaga pagdating ko, closing prayer. Nagalangan pa ako pumasok, sabi ko, papasok ba ako? Parang nahihiyan ako pumasok. Kasi, di ba, siyempre doon yung ano mo na pastor ka, ang inaasahan ng mga members na nandoon ka, and yet, ikaw pa yung late. Kaya sabi ko, grabe yung hiya ko. Pero kinapalan ko na lang yung mukha ko kasi sabi ko na closing prayer. So, ganun po yung mga bagay na pagka tayo po ay nakatutok lamang sa pangangailangan ng ating pamilya, naliligali po tayo. Naliligali po tayo at nandoon yung nag-aalala na tayo, hindi na natin magagawa yung mga bagay na dati na natin ginagawa. Nagiging unproductive tayo doon sa mga bagay na dati natin ginagawa dahil po sa sobra po natin mga alalahanin sa buhay. Pero sabi ng Lord, sabi ng Panginoon, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talib na kanilang kasamaan. Diriging po sila. Bakit sinabi ng Diyos, diriging po sila? Sapagkat dahil sa kasalanan po ng tao, ang daigan ng Diyos ay hindi sarado para sa mga taong patuloy na nagkakasala at lumilipot sa Kanya. Bakit po sinasabi na rito, patatawarin po sila sapagkat ang tao po ay nagkakasala? At bakit sinabi po rito, ibabalik po sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan? Dahil noon po ang tao sagana at katiwasayan kaya pamumuhay. Subalit sa kanilang pagtalikod sa Diyos, sa kanilang paglipod sa Panginoon, ay ito pong kasaganaan, katiwasayan na ito, inalis po yan ng lahat ng Diyos sa mga tao ito. At kung patuloy po tayo na magbibigibigihan at magmamalaki, hindi tayo mananalangin, hindi tayo mag-aayuno, babalik na rin po natin yung talata na yan. Magbibigibigihan si Lord, hindi niya tayo matatawarin sa ating mga kasalanan at hindi niya ibabalik at ipaparana sa atin yung matiwasay at masaganang pamumuhay. Amen? Amen? Kaya po tayo ini-encourage ng Diyos. Church, pray and fast. Mag-fasting po tayo, mag-ayuna po tayo at magdasal. Ikalawa, ito'y tumutulong upang makatanggap tayo ng malinaw na pahayag at direction mula sa Diyos. Ay sabi po ng mga gawa, chapter 13, verse 2, samantalang sila'y nag-aayuno at sumamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sila Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Sa simbahan po sa Antioch, dito po sa mga gawa, chapter 13, habang sama-sama at sumasamba ang mga mananampalataya, sila po ay nag-aayuno at sila po ay nakatanggap ng pagtubay at pagpapahayag mula sa banal na Espiritu para sa mga pagpapasya o yung mga gawain sa hinaharap. Kaya sabi po dito sa verse 14 and 21, 23,
ito pong mga, ito pong si Pablo at si Bernabe, sila po ay naging epektibo sa kanila pong ginagawa dahil nandoon po yung pahintulot ng banal na espiritu na ang dalawang taong ito, sila po ay gagamitin ng Diyos sa inaharap na ministeryo. Kaya makikita po natin sa chapter 14 ng mga gawa, sabi nito, ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat ng mga alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antiochia, sa Pisidia. Ano pa kanilang ginawa? Sabi nito sa verse 22, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinabayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Bakit ganun po yung kanilang payo? Bakit ganun ang kanilang turo? Yung sumunod po na verse o sa verse 22, sabi nito, sapagkat magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. So, ibig sabihin po mga kapatid, itong dalawang ito na si Pablo at saka si Bernabe, dahil sila po ay padala ng Diyos, pinili po sila ng banal na Espiritu, naging matagumpay sila sa kanilang ministeryo, at hindi lamang po nila hinihikayat itong mga mananampalataya na ito, kundi tinatatag pa nila ang mga kalooban ng mga bagong mananampalataya, sapagkat alam nila na ang bawat mananampalataya ay magdaranas muna ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ito po'y patunay lamang na kapag tayo po ay nagdesisyong sumunod sa ating Panginoon, ang iyong buhay ay hindi po magiging payapa sa lahat ng oras. Hindi pawang magaganda yung nangyayari sa iyong buhay. Once na ikaw ay mag-design na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po nila ipinangako, sige, kayo po, kapag sumunod kayo sa Panginoon, sa Panginoong Jesus, inagak ninyo ang inyong pananampalataya sa Kanya, pagtitiwala, ang inyong buhay ay magiging maayos, magiging maganda. Wala na kayong problema. Hindi po ganun ang kanilang itinuturo. Sa halip, ang kanila pong itinuturo ay yung pagbibigay po ng emphasis na bawat sumusunod kay Kristo ay magdadanas muna ng maraming kapighatian. Amen? Kaya, kung ano man po ang ating mga naranasan ngayon sa pagsunod natin sa ating Panginoon, ito po ang dahilan. Ito ang dahilan na tayo ay naranas po ng maraming kapighatian. At sabi pa rito sa bawat iglesia, umirang sila ng matatandang namamahala. So hindi lamang hinihikayat yung mga tao na sumampalataya kay Kristo. Hindi lamang po sila pinatatatag sa kanilang pananampalataya, kundi pumili pa sila ng mga matatandang leader para mamahalak sa kanilang iglesia. Naging effective ang kanilang ministeryo. Bakit? Dahil po sa panalangin at pag-aayon. Kaya napakahalaga yung pag-aayon ng bawat pananampalataya. Kaya ganun din po nawa tayo mga kapatid. Sama-sama tayong mag-ayuno at manalangin upang pakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. At bibigyan niya tayo ng malinaw na pahayag at direksyon patungo sa ating mga gagawin upang maging matagumpay tayo sa ating mga gagawin, sa pamilya, sa ministry, at sa lahat ng gawain at maging sa ating mga trabaho. Sa lahat ng ating workplace at sa susunod po na ilang linggo, habang ngayon po tayo po ay nag-aayuno at manalangin bilang isang simbahan,
Umasa po tayo na maminaw na ang Diyos po ay magsasalita at magpapahayag sa atin. At magbibigay po ng malinaw na direksyon sa lahat po ng ating gagawin ng pag-impression. Ikatlo, ito ay makakatulong upang palayain tayo mula sa espiritual na pagkaalipin. Dito po sa Marcos chapter 9 verse 28-29. Kapabalik lang po ni Jesus mula sa mataas na bundok upang doon ay manalangin at pagbaba niya ay natagpuan niya ang kanyang mga alagad. Nabigong palayasin ang isang demonyo mula sa isang batang lalaki na may epilepsy. At nang sila po ay pumasok na, no, sabi nito sa verse 28, nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napapalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayun. So itong mga disciples ni Jesus, sabi kong palayasin itong demonyo na nandoon po sa loob ng bata, no, ng lalaking may sakit. Sabi po dito, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Maaaring ito po mga alagad niya ay nahihiya sa nangyari. Dahil maraming tao, pero bigo sila na palayain itong demonyo na ito na nanahan doon sa bata. Pero sabi ni Jesus, hindi mo mapapalayas ang masamang espiritu kung hindi ka mananalangin at hindi mag-aayunan. Naniniwala po tayo sa nais ng Diyos na maging handa po tayo na palayain ang mga tao mula sa lahat ng uri ng espiritual na pagkaalipin. Lalo na sa panahon natin na ang Diablo po ay patuloy na kumikilos upang handlangan ang gawain ng Diyos. Ginagamit ng Diablo ang anumang karamdaman upang saktan at pahinain ang pananampalataya ng isang tao. Bukod riyan, ginagamit din ng Diablo ang mga karamdaman ng tao upang maging alipin sa mahabang panahon. Subalit kapag tayo po ay nanalangin at mag-ayuno, magbibigay ang Diyos ng kapangyarihan at karunungan upang tayo ay kumilos na may spiritual at autoridad. Amen? Pangapat, ito yung mga katulong upang ating madaig ang kapangyarihan ng demonyo sa bawat sitwasyon. Daniel chapter 10 verse 12, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot pagkat wala pa na ilagak po sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin. Dinilin na lang na ang iyong dalangin. Narito nga akong taglay ang katubunan. So dito po mga kapatid, sa John Daniel chapter 10, ano nga ba yung ikinatamot ni Daniel? Si Daniel po ay natakot doon po sa parusang iginawan ng Diyos sa kanyang mga kababayan. Dahil sabi po dito, ang lungsod na ito at ang iyong mga kababayan ay binibigyan ng 490 taon upang tigilan ang pagsalansang layuan, ang kasamaan at pagsisihan ang kasalanan. Pagkatapos, iiral na ang katarungan at magaganap na ang kahulugan ng pangitain. Sa madaling salita, ito pong mga Israelita na ito, makakalaya lamang po sila at sila po ay makakalaya lamang sa kanilang pong pagkaalipin sa loob po na after 490 years kapag ka matutunan na nilang bumalik at sumuko sa ating Panginoon. Kaya doon po si Daniel natakot, no, at
gracia, hindi po para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kababayan. Lord, 490 years na kami po ay magiging alipin, sa kailangan kami magiging malaya sa mga kamay ng kaaway na ito. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot pagkat mula pa ng ilaga ko sa Diyos ang iyong isipan at nagpakababa ka sa ganyang paningin, dininig na ang iyong dalangin. At narito ako, taglay ang katugunan. At katulad nga po na sinabi kanina sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang bayang aking pinili ay magpakumbaba, magbalik loob at mananalangin, ba? Anong sabi ng Diyos? Dinibigay ko sila at ibibigay ko sa kanila ang matiwasay na pagbuhay at kasaganaan. So ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang mga dakilang pangako ng propeta. Sa kanya pong pagsisiwala ang kanyang mga layunin para sa kanyang mga kababayan, sabi ng Diyos, ibinigay na sa inyo ang katugunan. Ibinigay na ni Lord ang katugunan. Mula noong unang araw na nagsimula kang manalangin at humingi ka ng karunungan, ikaw ay nagpakumbaba sa iyong sarili. Kumarap ka na may pagpakumbaba sa harap ng Diyos, ang iyong kahilingan ay dinilig sa langit. Hindi na tayo dapat magtaka pa kung gaano po karaming mga sitwasyon ngayon sa buhay po natin. Bilang isang simbahan kung saan po ay nagsisimula na po natin makita na unti-unti marami pong mga tao ang nagbabalik loob sa ating buhay. Amen? Marami na pong mga tao na isinusuko ang kanilang buhay sa Panginoon at nagbalik loob sa Diyos. At naging malaya mula sa pagkaalipin ng kahiliman at kasalanan. At yan po ay bunga ng ating panalangin. Inyong bunga. Bunga ng panalangin. Kaya ka kanina, habang yung mga bata sumasayaw, karamihan po sa kanila bago. Mga bagong kabataan. Hindi ko po maiwasan maluha. Dahil po yung mga katuhunan ng Diyos sa aming panalangin. Kaya kung may bata, meron yung matatanda. Amen? Amen ba? Mga bata at matatanda na pinalaya ng Diyos mula sa pag-iingalipin ng kasalanan. Nakita niyo yung mga kabataan, yung nakasulat sa damit ni Paul, mga bisyo, diba? Alak, sugal, sigarilyo, droga. Na unti-unting hinuhuban ng Diyos. Kaya naging malaya siya sa gawa ng kaaway, gawa ng kalilingan. Kaya isa pong kagalangan na makita yung ginagawa ng Diyos ng simbahan na ito, na marami na pong mga tao sa kanya pong tinatawag pagbalik loob sa kanya at isuko ang kanilang buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ipagpatuloy niyan mga kabataan. Sabi ko nga kanina, to inspire me ni young people in your generation. Do it. No? Para sa karangalan ng ating Panginoon. Panglima, ito ay nakakatulog tuwing tayo ay maglalakbay na may kumpiyansa. Medyo mahaba po itong mensahe na ito. Pero pasensya na po kayo, wala po akong magagawa kundi ipahayag ko sa inyo kung ano po ang inilagay ng Diyos sa aking puso at sa aking bibig. Ito ay makakatulong
tuwing tayo ay maglalakbay ng may kumpiyansa. Sa Esra chapter 8 verse 21 to 23, iniutos ko noon sa lahat na mag-ayuno at panikluhod sa harapan ng ating Diyos upang pantubayan kami sa aming paglalakbay. Verse 22, nahiya na akong lumapit sa hari upang humiin ng mga kawal na mga langga sa amin sa daan pagkat sinabi namin sa kanya na lahat ng lumalapit sa Diyos ay pagpapalain o nagkapupuutan ang lahat na magtatanggol sa kanya. Nag-ayuno nga kami at ininadalangin namin sa Diyos na kami pagtubayan, dinirig naman niya kami. So dito po makikita natin na ang sama-samang panalangin at pag-aayuno na isinasagawa po noong panahon ni Ezra kasama ang ganyang mga kababayan ay nakatulog sa kanila na maglakbay ng mayroong kumpiyansa. Dahil alam nila na ang Diyos po ay kumikilos at nangunguna sa kanila. Kaya kumpiyansa rin po sila sa kanilang pagkilos na ito'y magiging patutuo maging sa mga susunod na henerasyon dahil kasama po nilang naglakbay ang mga maliliit na mga kabataan o mga bata. Ibig sabihin, ito pong ginagawa nila noong mga panahon na ito, nakakasiguro sila na ito'y magpapatuloy even in the next generation sa kanila pong mga kababayan. At ito po sa ECCS, sa Alliance Christian Center Sunrise, habang sisimulan po natin ang panahon ng pag-aayuno at pagdarasal, mga kapatid, tulad ni Ezra, gusto natin tulungan tayo ng Diyos na tayo po ay maglakbay na mayroong kumpiyansa na kung saan ang Diyos ang mangunguna at gagabay sa atin. Amen? Hindi lamang para sa atin, kundi sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod na taon, sa ating pupuhay. Kaya nga sabi ko po kanina, yung prayer and fasting ay napakahalaga po sa panahon ngayon. Dahil ilang araw na lang magpapalit na naman ang taon from 2023 to 2024. At walang sino man sa atin na nakakaalam kung ano mga mangyayari sa susunod. Subalit, kung gagawin po natin ito, na tayo po ay mag-ayuno at magdarasal sa ating Panginoon, nakakasiguro po tayo na maayos at maganda yung future natin sapagkat ang Diyos ang may hawak nito. Amen po ba? Si Lord ang may hawak, kaya ipagkatiwala natin ito sa Kanya. And last, ito ay tumutulong upang mas lalong mapalalim ang ating paglapit at pagsunod kay Jesus. Mateo chapter 9 verse 14 and 15, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kami nag-ayuno, gayon din ang mga pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? At ano po ang sagot ng Panginoong Jesus sa verse 15? Mari ba magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya sa kapalamang mag-aayuno. So ang sabi po ng Panginoong Jesus, dahil ako ay kasama nila, hindi nila kailangan magdalamhati o mag-ayuno. Ngunit kapag si Jesus ay babalik na sa Ama at bago siya dumating sa pangalawang pagkakataon, sa second coming, ay dapat magkaroon ng pag-aayuno ang mga alagad ni Kristo. Ang konteksto ng pag-aayuno dito po ay upang ihatid ang ating malalim na pananabik sa presensya ng ating Panginoon. Na lagi magkaroon ng kabigatan sa ating puso tuwing hindi natin magagampanan ang itinuturo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad o sa atin po ng mga mananampalataya. Ang pag-aayuno dito ay isang makapangyarihang pahayag na nagsasabi kay Jesus, Lord, nais kitang maranasan sa aking buhay. Lord, nais kong lumalim sa aking pananampalataya. Lord, nais kong makasama ang iyong presensya higit sa anumang pagkain, libangan, o anumang teknolohiya, mas mahalaga ka sa aking Panginoon.
sapagkat ikaw ang aking Diyos. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa lahat ng bagay. Diyos, sinasabi po natin, inaasam-asam ko ang iyong presensya. Yung sinasabi natin sa ating Panginoon, ikaw ang aking kayamanan, Panginoon Jesus. Inaasam-asam ko ang araw na babalikan at gusto kong makasama ka. Ito po ay pagpapahayag ng ating kasabikan, kagutuman at pagnanais na makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya Church, nawa tayo po ay mag-isa bilang isang simbahan. Tayo po ay magmanalangin at magtayuno. Ito ang ilang magagandang pagmumuni mo na kung bakit napakalalim at makapangyarihan ang ating po ginagawang pag-aayong at pagdarasal. Kaya magpasyan kung saan ka mag-aayong mo. Pero pagdating po doon sa pagkain, libangan at teknolohiya mo kami, hindi dapat natin, hindi tayo dapat pipili ng doon ng isa. At yung dalawa ay nagawin natin habang nagdadasal tayo. Hindi natin pwede piliin ng Lord magpapasting ako sa pagkain. Pero yung cellphone, Lord, at yung libangan, pwede ba sa susunod naman? Kaunawaan mo po, ginisahin ng Panginoon. Mas maganda na kung tayo po i-commit na din ang ating sarili na mag-prayer and fasting tayo, dapat iwasan po natin ang tatlong ito. Pagkain, cellphone, o anumang technology, gadgets, at yung iba. Dahil meron namang oras sa mga yan. May mga panahon para dyan. So maging consistent po tayo. Magtangka tayo ng isang iyak na layunin. Ano ba yung layunin natin? Kaya po ito ang mensahe ng Diyos. Hindi naman po sa layunin natin magkaroon ng wide, yung wider simulation sa January. Kundi maging sa ating po mga sarili, sa ating pamilya, at sa lahat po ng ating mga ginagawa. Nahilingin natin sa Diyos habang tayo po ay nagdarasal at nagkaayunan na tayo po ay magiging matagumpay sa lahat ng aspeto ng ating po pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Dapat meron po tayong ginagawa na makapagtutuunan ng pansin para po sa ating panalangin. Halimbawa, Lord, yung anak ko, next year, college na. Wala po akong pagmatrikula. Hindi ko po alam kung saan ko buhay. Pero itutulong ko sa inyo ito, Panginoon. Dahil alam ko, ikaw ang mamayari ng lahat ng pagkakit. Amen? Ngayon, pagdating naman po sa pag-fasting po natin, ano ba yung mga pagsisipin gabay natin o yung oras? May iba po nag-prayer and fasting 40 days. Tubig lang. Yung ito. Sa mga bayhay, may mga maintenance. Pwede po yung intermittent. Tama ba? Intermittent. No? Halimbawa, yung pinaka-dinner ko, alas 4 na. Yun yung huling kain ko sa araw na yun. Hindi ko nabukasan na. No? Nakalas, anong oras ka mag-breakfast?
So, ibig sabihin, mahaba yung oras para ikaw ay makapaglaan ng oras mo para manalangin. Ako, ginagawa ko po dati, 3 days. Walang kain, puro tubig. Ang problema lang, pagkatapos ng fasting, feasting, Piesta. So marami po mga pwede tayong gawin o paraan kung kailan at saan po tayo mag-pray and fasting. But as a church, we will make it simple. Kung ano po ang nasa inyong puso, kung ano ang inyong naiisip, sa paraan na kayo po ay magiging kampante. Without food, cellphone, or gadget, at yung anumang mga libangan, agad na nagawa po ninyo yan, let's make it. Amen? Gawin po natin ito as a church. Lalong higit, ipagdasal po natin sa ating Panginoon yung kalorin po natin wider sa susunod po na taon. Na magiging matagumpay po tayo ang iglesia nito para makahikayat po ng maraming mananampalataya. At sabi nga kanina, pagkatapos nilang tumanggap sa Panginoon, hindi lamang po natin hindi natin sila titigilan hanggang hindi po sila tumanggap sa kanilang pananampalataya. At makahanap ulit, makapili ulit ng mga panibagong leader ng iglesia nito para po sa kabulihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? So, yan po ang encouragement ko sa inyo. Let's make it simple, yung prayer and fasting. Sa alam po ninyong, kayo po nakakaalam no, sa inyong mga sarili, but let's commit ourselves sa ating Panginoon and prayer and fasting hanggang sa matapos po ang taong ito. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat at ang palayan tayo ng Diyos.